Sa paglipas ng panahon, lalo raw tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng AIDS sa Pilipinas. Ang ngayong taon, ang pinakamaraming naitalang nagpositibo sa naturang sakit ay pa sa AIDS Society of the Philippines, pabata ng pabata ang mga nagiging biktima. Narito ang unang balita, special report. Isa sa mga kinatatakutang sakit, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo, ay ang sakit na AIDS. Dahil wala pa itong lunas at maaaring makamatay. Si Robert, hindi niya tunay na pangalan. Taong 2006, nakadakda sana siyang mag-donate ng dugo sa kaibigang may sakit. Pero matapos makuha na ng blood sample, napag-alamang positibo siya sa HIV/AIDS virus. Feeling ko talaga, parang nag-iisa lang ako sa mundo na HIV positive. Takot na takot po. Kasi nasa isipan ko na parang ilang buwan na lang o ilang years na lang, mamamatay na ako. Ay, kay Robert, dalawang dahilan ang nakikita niyang pinanggalingan ng kanyang sakit. Una ay ang pakipagtalik niya sa iba't ibang sexual partners. At pangalawa ay sa pamamagitan ng blood transfusion noong siya ay magkasakit. Kabilang si Robert sa unti-unti raw na tumataas ng kaso ng AIDS sa Pilipinas. Base sa tala ng AIDS Society of the Philippines, kulang-kulang 3,500 kaso na ang naitala magmula 1984 hanggang Setyembre 2008. Ay, di sa nasabing pag-aaral, lumalabas na ang pinakamataas na tala sa loob ng 24 na taon ay ngayong 2008. Nilagpasan na natin nung last year's number of cases no sa isang taon. Usually, ang rate ng pagdami ng kaso natin is mga 150 to 200 cases in a year. Ngayon, lumagpas na tayo ng 300. Sa paglipas ng panahon, nagbabago na rin daw ang mukha ng mga taong nagiging positibo sa sakit na ito. Sa unang bahagi ng dekada 90, karaniwang mga sex workers ang biktima ng HIV at AIDS. Samantala, panimula ng taong 2000, mga OFWs naman ang nakitaan ng nakamamatay na sakit dahil required silang mag-undergo ng HIV test sa kanilang trabaho. At itong 2006, bumabata at umaangat na rin daw ang economic bracket ng mga nagiging positibo sa AIDS. Pabata ng pabata, ito ay mga nasa edad na 15, no? 15 hanggang 24 anyos, mga young people o mga young professionals ng aking bansa. Dati-rate, mga nasa class C or D, no? Pero ayon sa Department of Health, hindi raw dapat na pangambahan ang tumataas sa bilang ng AIDS sa bansa. Ang kailangan kasing katakutan natin dito, yung hindi sila lumalabas at the same time, nag-i-spread, oo. Pero kung ma-encourage natin silang lumabas, magpa-test to confirm their condition, and then we would be able to help them earlier. Sa ngayon, wala pa rin lunas ang sakit na AIDS. Pero may mga gamot na libre at available sa tanggapan ng DOH para matulungan ang mga biktima na maibsa ng komplikasyon ng sakit na ito. Maaari rin umano itong mapahaba ang kanilang buhay na magmula 10 hanggang 25 taon. Para sa anumang katanungan, maaaring tumawag sa AIDS Hotline 524-0551.